Guys, magandang araw muli sa inyong lahat. Jeronis Woodworker at your service nagbabalik. Ipag-o rito sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, mag-subscribe, and then syempre hit me notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. Salamat! Magandang araw sa inyo mga kaudi, Jeronis Woodworks nagbabalik. In today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano magsukat at magkabit ng concealed hinges. Ano? So meron tayong dalawang klaseng concealed hinges dito. Pero sa ngayon, ang ituturo ko sa inyo is yung C1 or yung full overlap. So ito kasi is yung C2 or yung half overlay. Ano? So naikabit ko na kasi itong C2 na to o yung half overlay. So ang ituturo sa inyo, ang gagawin nating sample ay C1. So yung concept niya is pare-pareho lang naman dun sa pagsukat guys. So ano ba yung mga kailangan nyo materyales para makapagkabit kayo ng concealed? Siyempre, unang-una kailangan nyo yung concealed hinges nyo. No? So, sa kaso natin, medyo malaking pinto, kaya tatlong concealed hinges yung gagamitin ko. Ngayon, ano pa ba yung mga kailangan materyales? Siyempre, barena. At siyempre, yung pambutas ng concealed hinges, para makagawa ka ng bilog nito is 35mm Forstner bit. Ano? So ito is nabibili sa mga local hardware, so halagang 200 to 300 pesos, depende sa brand at saka sa klase ng pinakapambutas. Ano? Ito is nabili ko sa Shopee sa halagang 295 yata. Kasama na yung shipping fee. Ano? So, yung paghigpit dito sa barena. As much as possible guys, yung malakas na drill ang gamitin nyo. Kasi kapag yung ganitong klaseng drill, possible yan hindi siya makabutas. Ano? 12 volts lang kasi yun. So, ano pa ba yung kailangan natin? Siyempre, eskwala, lapis, metro panukat, screw, pang-screw sa mga, pang-screw natin yung concealed at saka sa pinto. Then kung meron kayo nitong cordless drill, mas maganda no, para mabilis. Ngayon, turo ko sa inyo kung paano ito sinusukatan. Ano. So, tara. Guys, dito, ano, may dalawa kasing klase ng sukatan dito. Eh. Pero ako usually, ang ginagamit ko sa malalaking pinto ay 4 inches and 2.3 centimeters. Kasi dito, ito mas gamay ko kasi ito. Mas ito yung ginagamit ko versus dito. Ano. So, ito tayo sa check, ito yung X. So, ang gagawin natin, since malaking pinto, 4 inches, pero kung mga 2 feet below lang yung pinto nyo, okay na itong 3 inches. 3 inches and 2.3 centimeters. Okay na tayo dyan. So, ngayon, ngayon alam ko na kung saan ako magbubutas kasi naglagay na ako ng arrow in which dapat ito yung may concealed kasi once na magkamali ka dyan, mahirapan ka dyan, ano? So magbaliktad mag dito. Pwede naman, kaya lang ang problema kasi kinuha ko na yung magandang part ng plywood na nakaharap dun sa, yun yung makikita ng kliyente or ng tao. Ano? So dito tayo. Now, paano ba gagawin natin? So, magmula dun sa hamba, susukat ka ng 2.3. So, magmarking ka ng 2.3 centimeters. So, tapakan ko na lang. Wala kasi akong kasama, ako lang mag-isa. So, yung gagawin natin, magmamarkings tayo ng 2.3. Kailangan guys, accurate to ah. So, 2.3, 1, 2, 3. So, magmamarks ka doon. Tuldukan mo siya. And then, lagyan mo siya ng arrow. Ano. So, ayan. Lagyan mo dyan 2.3. Now, kumuha ka naman ng 3 inches. Magmula sa taas. Ay, sorry. Ng 4 inches, magmula sa taas. Papunta dito. Ayan guys, papunta dito. So, magmula dun sa marking mo, maglagay ka ng 4 inches. So, ayun yung 4 inches. So, sa makatuwid, from left to right or from left papunta sa loob ng pinto, 2.3 centimeters. And then, magmula sa top, papunta sa loob ay 4 inches. Ngayon, tutuldukan mo yan. Ngayon, para makasigurado ka kung yan ba ay diretso, kumuha ka ng eskwala. Eskwalahin mo siya. No? Presensya na kayo, ang ginagamit kong panghawa kaya ang aking paa. No? So, wala kasi akong kasama dito. Ako lang mag-isa. Kaya, kailangan akong gawin to. So, yun yung 4 inches natin, guys. Ngayon, ito yung 2.3. So, medyo malayo, diba? Pero ang susundan natin is yung 2.3. So, magmamark ako dyan. Pak! Maglilinya ako dyan. Now, tutuldukan ko yung pinaka line nun kung saan yung tumama yung 4 inches. Ngayon, ilalagay ako dito ng 4 inches. Palatandaan na ito yung marking. So, lalagyan ko siya ng arrow.
Ibig sabihin, diyan ko itututok itong dulo ng Forstner bit. May dulo po yan, may talim yan sa dulo. Ituturo ko yan doon sa 4 inches na yon. At bubutasan niya ng sakto dito sa sukat ng ating bilog sa concealed. So yan po yan, sakto po yan. Ang magiging concept mo ay ganyan. Yan. Ngayon, pumunta naman tayo sa baba. Same procedure lang din, guys. Same procedure lang din dyan. And then dito sa kaso na to, kukunin mo yung gitna ng 1.5. Pero dapat wala siyang tatamaang shelves doon sa loob ng cabinet. Kaya mas maigi, sukatin nyo yung shelves nyo, yung bawat agwat or yung vertical clearance ng shelves so that makuha nyo ng tama ang pagsukat doon sa pintuan. Kasi baka mamaya, butas lang kayo ng butas. Tapos nung nilagay nyo na siya, tumama siya sa shelves na. So, nangyari na sa akin yan, guys. Kaya ingat kayo doon. Ngayon, isa pang kailangan nyo i-consider is here. Kailangan yung inyong pagbubutasan ay walang pako. So, sa kaso ko ngayon, sorry, ito medyo, ito kasi magsakto kanina doon sa plywood eh. Kaya na-damage siya. Pero mamasil yan naman. Bali yun na, no? So, 4 inches. Ngayon, kailangan walang pako. So, ginawa ko, nagpako ako doon sa taas. At saka dito sa baba, ano. So, yung araw ko, ayun na. Doon ako magbubutas, oh. So, wala akong tatamaan pa ako. Kasi bakit? Kasi baka mamaya, tumama dun yung Forstner bit, yung drill bit, madidisalign yung inyong ano, madidisalign yung inyong pagbutas. Di ba, kunwari, may pako dito. Kunwari, yan yung pako. Tapos dito kayo nagbubutas. E, tumama yung Forstner bit. It's possible na tumalsik yung pako dun, makadisgrasya kayo, or mabali, matalsikan kayo, tumusok sa inyo. So, disgrasya yun. Or, ma-disalign yung inyong Forstner bit. Mamaya, pag press lang kayo ng press, sobrang bilis, madidisalign, pumunta dito, butas yan. Damage yung area na to. Damage yan. So, much better, hanapin nyo muna yung pamakuan. Kung meron kayo nakalagay na pako doon, i-adjust nyo lang. So, either 3 inches kayo or 4 inches. Pero sa kaso ko, 4 inches tayo. So, ayan na siya, guys. Nasukatan ko na siya. No? So, ang gagawin na natin ay, ayan na. So, doon tayo magbubutas. I-mark natin doon sa 4 inches. Dito, naglagay ako dito. No? So, sinukat ko yung ano, 2.3. So, ang 2.3 natin is yung nasa dulo. Ano? So, yan. Ngayon, naglagay ako ng marking 2.3. So, yan yung kalagitna. Ano, pinakagitna ng pintuan. So, sa baba, ganun din. Same procedure sa una kong tinuro. Ano? So, 4 inches din. Now, itong talim na to, ng Forstner bit, yan ang ituturo ko doon sa tundok na yun. So, tara, samahan niyo ako, guys. Saksak na niyo sa saksakan. By the way, safety tips. Huwag kayong mahawak dito nang tinuturok niyo yung Forstner bit. Kasi baka mamaya mapindot niyo, hiwak kayo dyan. Sobrang talas niyan. So, ang ginagawa ko, dito ko siya hinahawakan, guys. Tapos, as much as possible, hindi mo na siya nakasaksak. No? So, gagawin natin sa kawak tayo dito. And then, pupurok natin siya. Papunta dun sa tubok. Okay? Now, that's the time na unti-untiin natin siyang babarilin. Huwag munang mabilis kasi madi-disalign yan, guys. Ilang beses na rin nangyari siya akin to. Based on my experience, nadi-disalign. So, papitik-pitik lang muna. And then, maglagay ka ng pressure sa kalawang kamay mo. Yan. So, pitikan mo lang siya. Kumbaga, lalagyan mo lang siya ng guide. Tapos, tanggalin niyo lang yung mga balahibong iwan sa loob. So, ayun. Fit na yung ating ano. Kailangan lalapat yun. Ngayon, paano naman natin may gagamit ng sakto to, no? May dalawang skuhan kasi yun dyan. So, gagawin natin. Kukuha lang kayo ng tamang kayo ng skwala. Siyempre, kunin nyo rin yung pang screw, no? So, ngayon, gagamitin ko is manual screw. Kasi hindi naman dating gumagawa is may cordless string. So, dun tayo sa manual. Kumuha yung skwala, ilapat nyo dito sa hamba or dun sa dulo. And then, ipantay nyo lamang po, no? So, lupak natin ito. So, para makita nyo naman ngayon, so ito siya, guys. So, ngayon nakuha mo yung iskwala nito, kung meron kayong self-centering bit at meron kayong drill bit,
Ah, sorry, may substantive bit kayo at meron pa yung cordless drill, pwede yan. Kaso sa kaso ko ngayon, wala pa akong ganun puso. So, mamarkahan ko lang siya ng kaganyan. Tapos, unti-unti mo siya ilubo. So, pagsasabayin natin na, so para makakuha natin yung 90 degrees nito, kasi baka mamaya tabingi rin ang pintuan niya. Then, kuhanin natin isang tornilyo. Kuha ko lang muna sa gitna, hanggat maaaring gitna nyo, tsaka nyo siya higpitan. Sigurado na kayo nasa gitna siya. So, para makita nyo, para malinawan din kayo. So, ayan yung kinabit natin. So, kunin natin yung squad. So, ayan po. Lapat siya dapat. So, wala siya dapat magiging tabingin. So, lapat na lapat siya. So, dapat ganyan. So, ayan. Ngayon guys, ang gagawin natin is, diba, nakabit na natin yung ating mga concealed. Now, ang gagawin natin, kapag kinakabit nyo na siya, hindi ko na kasi ito mabibidyohan ng hawak yung aking cellphone dahil ako lang mag-isa, ilalagay ko siya sa, ano, no, sa ring light na sirak na. So, ang mangyayari mamaya, habang ikakabit ko siya, syempre, ganyan yan. Now, dun muna kayo sa oval magkakabit. At the same time guys, isettings nyo muna na nasa gitna ito. So, yung mga concealed na yan, i-adjust nyo muna papunta sa gitna. Para kapag kami adjustments kayo magagawa, is ma-adjust nyo pa. Kasi pag one, ito, kunwari, ito, nakasagad to, papunta sa kanan, no? So, sa kanan, ito kasi yung ano kayo, left ko, ito yung right. No, ito, nakasagad to sa kanan. Kasi baka mamaya mag-adjust kayo papunta sa loob, wala na kaya adjust. So, mas maganda, nakasettings ng gitna yan, at saka nyo ilalapat. Ngayon, bakit sa oval muna, no? So, para po, may adjust nyo pa, it's either paangat or pababa. Kasi kung maglalagay kayo ng tornilyo dun sa bilog, hindi nyo na may adjust yan. So, mangyayari, butas na yung ano nyo. May butas na kayo dito sa wall ng cabinet. So, ang gagawin nyo, mag-a-adjust uli kayo papunta dito. So, butas-butas po yung cabinet nyo. Doble trabaho. So, ang gagawin natin mamaya, kapag in-install na natin siya, is dun muna tayo mag-i-screw sa dalawang bilog na yan. Ano? Ah, sorry, sa dalawang oval na yan. So, ayan, tara. Gawin natin. Guys, ay matapos ko siyang i-install. Kung mapapansin nyo sa gilid, pasok siya, ano. So, ayan. Ito yung pinaka-liston ng cabinet door. Ito yung hamba. Now, hindi siya lumapat. So, pag ganyan nangyayari sa inyo, guys, ang gagawin nyo is bubuksan nyo si cabinet. By the way, sa pag-install po ng concealed, dapat naka-settings lang kayo sa gitna muna, no? So, sa gitna lang muna yung sa oval. Kasi para may adjust pa natin siya paangat or pababa. Ngayon, gagawin natin, kailangan natin papasukin or papuntahin sa kanan yung pinaka-edge ng cabinet door, no? Papunta rito sa kanan ko. So, nakaharap ako sa kanan. Sorry, nakaharap ako sa cabinet. Ito yung kanan, papunta dito. Dito, dito. So, gagawin natin, pipihitin natin yung settings. So, ito yun, guys. Ito po yun. Papunta po sa loob. Kailangan lumabas siya. Pansinin niyo po yung movement ng concealed. So, ayun. Ma-atras siya. Kailangan pag pinihit nyo yan, pipihitin nyo lahat guys kasi babaluktot yung pintuan nyo. Pihitin nyo siya. Counterclockwise po. Ay, tama ba? Counterclockwise para siya ay pumasok. Lumabas. Para siya ay lumabas. Kailangan lahat yan pipihitin nyo dahil babaluktot ang inyong pintuan. Now, tignan natin ngayon pag sinarado natin kung lalapat na siya. So, hindi pa rin ho. So, konting adjust pa po. Sagad natin. So, dito rin sa kabila. Actually, yung kaliwa kong door ng cabinet is nakasagad din. Okay. So, ayan guys. Ngayon, nangyari naman, pumasok siya, di ba? Pumasok. Kaya lang, nagkaroon naman siya ng kawang. Ngayon, ang i-adjust naman natin is yung ito, itong settings na to guys, dadalhin naman natin siya palabas.
So kailangan itong ito kasi ito nasa gitna eh. So gagawin natin, sasagad natin siya papunta doon sa labas. So ikabit ko lang to sa dito. So yun guys. So guys, no? So look, dapat na siya. Ayan na. So yung adjustment na ginawa ko is papunta dito, no? So papunta ako, nakaharap ako sa cabinet, papunta sa left, no? So bubuksan ko guys. Ayan. So kung gusto niyo papasukin yung inyong concealed, adjust niyo ng counterclockwise or clockwise. Pagka clockwise, ang movement ng ating concealed is papunta doon. So it's either ilalabas niya sa hamba o isasakto niya, left and right movement. Now, ito naman, ang adjustment naman na mangyayari dito pag pinihit niyo to, clockwise palabas. So yung pintuan niyo lalabas, papunta dito. Pag gano'n, ang movement. Kapag naman counterclockwise ang ginawa nyo dito na pihit, ayun yung paluwag ng screw, and then kapag ito naman yung movement is papasok yung inyong pintuan. So, kailangan meron kayong at least na ganyan na gap so that pag sinarado nyo siya, ayan, guys. So, ayan yung pinaka-concept ng concealed hinges, no? So, makabuha ng cabinet natin. So, ayan na siya. Pletong siya ng pintuan, no? So, i-adjust na lang natin yan ng naka-center or nakatama-tama, no? So yung huli ko kasing in-install is medyo nakababa yan. Now, hindi muna ako nag-screw dun sa circular, dun muna ako sa oval so that may adjust ko pa siya up and down.